Kamusta mga bata? Ako si Teacher Veronica. Halina at samahan niyo ako sa ating talakayan ngayong araw. Umpisahan natin sa masayang pag-awit ng Ang Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon ka. Pasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Kahapon ay napag-usapan natin ating mga alaga. Ano nga ulit ang gusto mong alaga? Magaling! Ngayong araw, pag-usapan naman natin ang paborito mong laruan. Ano ang iyong paboritong laruan? Bakit mo ito naging paborito? Ipinapahiram mo din ba sa iyong mga kaibigan ang laruan mo? Mahusay! Ako, ang aking paboritong laruan ay ang manika ko si Mia. Ipinapahiram ko ito sa aking mga kaibigan na sina Carla, Fiona, at Jess. Para sa ating gawain one ngayong araw, iguhit sa loob ng kahon ang paborito mong laruan at kulayan. Magaling! Ano nga ulit ang titik na pinag-aralan natin kahapon? Tama! Enye! Ano nga ulit ang tunog ng titik enye? Magaling! Ang tunog ng titik enye ay nya.
mga salitang mayroong titik enye, nya, Santo Niño, Jalapeño, Niña, Doña, Piñata. Balikan natin ang napag-aralan nating mga titik simula noong Lunes. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Mahusay! Ito ang titik C. Ang tunog ay tama! K. Tulad ng simulang tunog ng salitang k, k, cookies. Ito naman ang titik F. Ang tunog nito ay tama! Tulad ng simulang tunog ng salitang folder. Ito ang titik J. Ang tunog ay magaling! J. Tulad ng simulang tunog ng salitang J, J, jacket. Para sa gawain ito ngayong araw, bilugan ang titik at isulat ito sa patlang na may unang tunog ng salita para sa larawan. Kulayan ang mga larawan. Magaling! Tayo naman ngayon ay magbilang ng bilang 1 hanggang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulat nga natin sa hangin ang bilang 1 hanggang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan naman natin ngayon ang mga bagay mula bilang 1 hanggang 6. Ilan ang donya? Tama! 1. Bilangin naman natin ngayon ang jacket. 1, 2. Ilan ang jacket? Tama! 2. Bilangin natin ang folder. 1, 2, 3. Ilan lahat ang folder? 3. Bilangin ngayon natin ang cookies. 1, 2, 3, 4. Ilan lahat ang cookies? 4. Ngayon naman, bilangin natin ang calculator. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan lahat ang calculator? 5. Bilangin naman ngayon natin ang jalapeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan lahat ang jalapeño? 6. Magaling! Ang 4 na jalapeño at 2 jalapeño kapag pinagsama ay 6. Ang 5 calculator at 1 calculator kapag pinagsama natin ay 6. Ang bilang 6. 6. Para sa ating gawain ngayong araw, isulat ang tamang bilang ng mga bagay sa kahon. Mahusay! Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan.
upo at maghanda. Oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, nandiyan akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, nandiyan akong makinig. Ngayon naman, ating panoorin at pakinggan muli ang kwento ng ang batang si Laika. Ngunit bago natin basahin ang kwento, atin munang bigyang kahulugan ang mga ibang salita na nasa kwento para lalo natin itong maintindihan. Uliran. Ang ibig sabihin nito ay isang taong karapat dapat tularan dahil sa magagandang katangian nito. Nakakaaliw. Ang ibig sabihin nito ay nakakadibang. Umbit. Ito ay pagbanggit, mabilis at madali ang pagsasabi sa pangalan ng tao, hayop o bagay. Napagtanto. Ang ibig sabihin ay naunawaan o nalaman. Ang Batang si Laika, kwento at guhit ni Maria Jane A. Gardose at inayos ni Florel G. Caporal. Mag-asawang magsasaka sina Mang Lesyo at Aling Rosa. Sila ay mayroong 7 taong gulang na anak na babae. Ang pangalan ay Laika. Si Laika ay isang ulirang anak. Kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ng lahat ng kanyang kakilala. Ngunit siya ay sanay na mapag-isa. May alagang aso si Laika na kanyang mahal na mahal. Ito ang kanyang palaging kasama, nilalaro at inaalagaan. Minsan sa kanilang pamamasyal sa plaza, dinala ni Laika ang kanyang aso para maipasyal. Sa unang pagkakataon, naranasan niya na masarap at nakakaaliw din palang lumabas kung minsan. Sa labis na pagkalibang ay hindi niya namalayan na nawawala at naliligaw na ang kanyang alagang aso. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Ipinaalam niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. "Inay, nawawala ang aking alagang aso," sambit niya. At siya ay tinulungan ng mga ito sa paghahanap. Nalibot na nila ang buong plaza at paligid, ngunit hindi nila mahanap ang kanyang alagang aso. Iyak nang iyak si Laika. Hindi niya malaman ang gagawin. Nagkataong may dumaan na pulis. Nakiusap siya na siya ay tulungan. "Huwag mag-alala, iha. Tutulungan kitang mahanap ang alaga mong aso." Isang pulis at ito'y nahanap. Ilang saglit lamang, bumalik ang pulis kasama ang alagang aso ni Laika. Laking pasasalamat ni Laika at ng kanyang ina sa pulis at umuwi ng masaya. Mula noon, napagtanto ni Laika na ang pagkikipagkapwa ay may magandang naitudulot sa tao at ang pagkamatulungin ay dapat tularan at pahalagahan. Kaya tandaan natin mga bata, ang pakikipagkapwa at pagkamatulungin ay ang mga katangian na dapat nating tularan. At siya nagtatapos ang kwento ng ang batang si Laika. Sa ating napakinggang kwento, ilang taong gulang na si Laika? Magaling! 7 taong gulang! Anong uri ng hayop ang alaga ni Laika? Tama! Ito ay aso! Sino ang tumulong kay Laika at sa kanyang mga magulang upang mahanap ang kanyang alaga? Mahusay! Si Mamang Pulis! Para sa ating gawain, tingnan mabuti ang larawan. Isulat ang bilang 1, 2, 3
sa kahon ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli, paalam!